Gemma Galanza, i-convert di umano bilang isang libero sa upcoming FIVB Challenger Cup 2024. Jennifer Vaella Laura N. Alyssa Solomon, ligwak na nga ba sa alas at hindi na makakapaglaro? What's good, volleyball fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Last June 11, 2024, ay kinumpirma nga ng Alas head coach na si Jorge De Brito ang new addition sa Alas Pilipinas pool na sina Gemma Galanza and Tots Carlos, or also known as Totga Tandem, upang mas lalong palakasin ang National Women's Volleyball Team. Subalit magmula na mapasama sila sa roster, ay si Maring Gemma nga lang ang palaging nakikita sa mga training meet and greet at iba pang activities kasama ang ibang Alas Pilipinas players. Hanggang sa inanunsyo ang exclusion ni Tots Carlos sa national team dahil sa kanyang iniinda na knee injury na natamo niya during the PBL All-Filipino Conference in the finals. Although naging visible naman si Caloy outside volleyball, specifically during TikTok The Pride Monologues, na kung saan nag-share siya ng significant impact sa kanyang volleyball journey at ang support system nung dinidiscover niya pa lang ang totoong siya. Samantala, kamakailan lamang ay napabalita nga na hindi present sa Alas practice sina Aya Laure, Jen Yerba at lalo na si Alyssa Solomon, na wala pa talagang kasiguraduhan sapagkat nagre-recover pa lang ito sa kanyang injury. Kahit nakasama sila sa latest final roster ng Alas Pilipinas, posible pa din silang hindi makapaglaro sa FIVB Challenger Cup sa darating na July 5, 2024. At ayon pa kay Coach Jorge, until now we don't have Jen and Aya from Cherry and we can't bring new players, so we need to find out and work things out inside our group. Solomon is unavailable for the team, but expected. We knew she needed more time for recovery from small injuries. Dahil dito ay humantong sa isang malaking desisyon si Coach De Brito. At yun nga ay ang pag-convert kay Gemma Galanza into a libero upang magkaroon ng backup or kapalitan si Don Makandili Katinding. Ito na din ang indicated na position niya sa official website ng Volleyball Challenger Cup, na siya ang naging meet siya kung bakit nagkaroon ng diskusyon sa SOCMED na yung iba ay naghihimutok sa galit at sinisisi si Coach Jorge. Habang yung iba naman ay naiintindihan ang sitwasyon ng national team sapagkat magaling naman talaga sa receiving and digging si Gemma Galanza. At umaariba pa din naman ito sa defensive side sa kabila ng pagiging reliable spiker niya sa CCS. Sa ngayon ay madami pa talaga uncertainties sa Alas Pilipinas roster, lalo na sina Aya and Jen na lately ay spotted sa training ng kanilang mother team na Cherry Tigo Crossovers. Pero nag-show up nga sila nung tinanggap nila ang pabonus na 200k from Senate Committee on Sports Commission na si Senator Bongo, 30 Philippine Sports Commission at the Rizal Memorial Complex. And recently spotted naman sila sa tune-up game ng Alas against Petrugas Angels. Well, antayin na lang natin ang further announcement from Alas head coach Jorge De Brito kung ligwak na ba talaga at tuloy na hindi makakapaglaro sina Aya Laure, Jen Yerba and Alyssa Solomon. At kung makikita ba natin si Gemma Galanza na iba ang suot na jersey color, papalapit na nga ng papalapit ang FIVB Challenger Cup 2024. Kaya naman suportahan na lang natin kung sino-sino man ang mga natitira na maglalaro para sa Alas Pilipinas. Lalo na't may home court advantage ang ating mga representante sa kadahilanan na host country ang Philippines, kung kaya dito gaganapin ang kanilang knockout game against Vietnam sa darating na July 5, 2024 around 6:30 PM. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka kapag may pinibago akong upload.